Nagtitiis ka ba sa sobrang pag-iisip ng iyong partner o di kaya sobrang pag-iisip ng iyong ex? Gusto mo bang mabura ito at siya na naman ang mag-iisip sa iyo? Yung tipong hindi siya mapakali sa kakaisip sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shoutout ko muna si Sis Michelle Joson from Macau. Hello sa'yo sis. And ayun, balik tayo. Itong spell na ito ay para ito sa iyo na sobrang nagsasuffer ka, nagtitiis ka dahil lagi mong iniisip ang iyong partner, lagi mong iniisip ang iyong ex. So, meron tayong pamamaraan, merong solusyon upang mabura mo ang sobrang pag-iisip ng iyong partner o di kaya iyong ex at siya ang iyong mabaliktad. Kumbaga, kung dati ay ikaw yung laging nag-iisip, so ngayon, gawa natin siya ng pamamaraan upang siya naman ang laging mag-iisip sa iyo. And hindi ito mapakali. And pwede mo rin itong gawin sa babae to babae, and lalaki to lalaki, basta't may relasyon kayo or mag-ex kayo. And pwede mo itong gawin kahit magkalapit or magkalayo kayo sa isa't isa. Ang kakailangan lang natin dito na materialis upang magawa natin ito, kailangan lang natin dito ng clear glass. So glass, pwede kang gumamit ng garapon or kahit anong pwede mong magamit. And asin. Kailangan din natin ng asin. And syempre sa clear glass, kailangan na may tubig ito. So ayun, kapag ready na itong tatlong ito na mga gamit natin na pwede natin gamitin, ay ang gawin lang natin dito ay napakasimple lamang. Ang gagawin mo dito sa tubig, lagyan mo ito ng asin. Lagyan mo ng asin, kunti lamang, kahit dalawa, isang ano lamang, isang dakot or dalawang dakot, tatlong dakot, ikaw na ang bahala or di kaya gumamit ka ng kutsara. Pero mas maganda ay itong dalawang ito, yung hintituro mo and ayon yung itong hinlalaki mo, ang iyong gamitin sa pagkuha ng asin para mapasa mo yung energy mo dito. So ngayon kapag nakakuha ka na ng asin at nilagay mo dito sa basong ito, ang gagawin mo ay napakasimple lamang. Dito sa basong ito, humiling ka lamang. Humiling ka na sa pamamagitan nito, tulungan kanya na mabura ang sobrang pag-iisip mo sa iyong partner or mabura ang sobrang pag-iisip mo sa iyong ex. Burahin niya ito at sabihin mong siya na naman ang mag-iisip sa akin or ang aking ex na naman ang mag-iisip sa akin. Siyempre, huwag mong kalimutan na banggitin ang pangalan at apelyido ng iyong target. Dapat talaga ay hindi mawala yung pangalan at apelyido ni target. So, hilingin mo lang lahat-lahat dito and kailangan na maganda yung intention mo sa iyong mga kahilingan at ayon, kailangan na taos puso ang iyong kahilingan. Dapat hilingin mo na lahat-lahat. Pwede mo rin hilingin dito ang tungkol sa pera, nabigyan ka ng maraming-maraming blessings, maraming-maraming pera. Sabihin mo dito, pupasok or mabilis na pumasok ang pera sa iyong buhay or di kaya sa iyong tahanan. So hilingin mo lang dito lahat-lahat. And sa ritual na ito, huwag ka talagang
humiling ng hindi maganda, dapat ay mga positive lang lahat ang iyong mga kahilingan dito. So kapag natapos mo ng humiling, kapag natapos ka ng humiling, ang gagawin mo lamang, napakasimple lamang. Ang gagawin mo nitong basong ito, kapag natapos ka ng humiling sa lahat ng gusto mong hilingin, ang basong ito ay itago mo lamang kasabay yung tubig. Saan ito pwedeng ilagay? Kung may kama ka, ilagay mo doon sa may kama, sa ilalim ng iyong kama. And huwag mong ilagay dito sa may bandang paahanan dahil hindi maganda yun. Dapat sa may gitna o di kaya sa may uluhan. Yun mas maganda siya doon nakasintro. Huwag yung sa may paahanan dahil hindi maganda, dahil hihigupin niya ang mga negative, mga positive. So magiging negative ito. Dapat positive tayo sa may gitna or di kaya banda sa may iyong ulo. Yun ang magandang ano. And kung may altar ka, mas maganda na sa iyong altar mo ilagay ang baso. And ayun, kailan ito pwedeng kunin? Kunin mo ito kapag after 3 days. After 3 days, kunin mo ito. At ang gagawin mo sa tubig, ano ang gagawin mo? Humanap ka ng mga halaman. Humanap ka ng mga halaman, mga puno ng halaman. Idilig mo itong natitirang tubig. At kung wala kang halaman, pwede mo namang idilig. Humanap ka ng kahit puno, yung tipong maganda yung puno, yung mayabong na puno. Pwede mo siyang ilagay doon or itapon doon. So, idilig mo lamang sa puno. And ayun, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa malakas na araw. Gawin ito sa Tuesday or di kaya Friday ng kahit anong oras. Basta ang importante ito ay Tuesday or Friday and alam mo sa iyong sarili mo na gustong gusto mo itong gawin and positive ka lang talaga lagi. Huwag kang mag-isip ng negative. And pwede rin sa ibang araw, basta new moon or di kaya full moon. So pwede mo siyang gawin or maggumawa ng mga ritual. So ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo ang ritual na ito. At kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba para ma-replyan ko kayo. So ngayon, and ayun, don't forget to subscribe to my channel. Bye bye everyone. God bless us all.